Shout out tayong mga idol sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa mga Solid Marseille supporter. Shout out kay Idol Luz Pool, Ava Tindor, Amadio Flores, Lady B73MB, Gerald Anyobo, Idol Marvin Maliberan, Sweet Joy, Miss Miami Laurel, kay Jose Fasificador, sa lahat ng mga security guard, kay Sunny Anya TV, shout out sa iyo Idol, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pag-share sa ating mga video. Shout out tayo sa mga blind community at lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Doon sa bukirin ng Pitos, halo-halo na ang klase ng mga nilalang na naninirahan sa lugar na ito. May mga rebuilding mga aswang, mga busaw, aniningaw, amamatsyag, pati ng mga tiktik at mga kubot. May isang grupo ng mga rebuilding ang naninirahan sa kabilang bahagi ng bundok at inataki sila ng mga rebuilding aswang. Hindi nila inasahan ang pag-atake ng mga rebuilding aswang dahil ilang buwan na din na tumigil na ang labanan nila sa mga ito. Nagkasundo na din sila si Commander Picto at Commander Abilino na itigil na nila ang labanan dahil wala itong patutunguhan. Mas marami ang bilang ng mga rebuilding aswang kumpara sa kanila at lamang pa ang mga ito sa posisyon dahil kasalukuyang natutulog at nagpapahinga ang mga ito sa kanilang kuta nang mangyari ang pagsalakay. Isa-isang bumulagta ang mga tauhan ni Commander Picto. Walang awa at walang patawad ang mga rebuilding aswang. Bata, matanda, babae o lalaki, pinapatay ang mga ito. Bawat madaanan din ng mga rebuilding aswang, sinusunog ang mga ito. Doon sa sapa, galit na galit itong si Commander Picto at itinaboy ang apat na mga kabataan. Dalawa sa mga ito ang punterian ng mga rebuilding aswang. Ang kambal na sina Lito at Larry, kapwa 13 taong gulang. May kakaibang taglay na kakayahan kasi ang mga ito at interesado itong si Commander Abilino na mapasakamay nila ang dalawang bata. Sabi ni Commander Picto, umalis na kayo. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Huwag nyo na kaming alalahanin. Lito, Larry, Juvin, Marco, umalis na kayo bago pa kayo makita at masipat ng mga demonyong aswang. Bilisan na ninyo. Kaya walang nagawa ang apat na bata kundi ang lumayo. Mabilis na tumakbo ang mga ito patawid ng ilog at doon nagtatago sa kabilang bahagi ng ilog doon sa mga malalagong damuhan. Habang kitang kita nila ang mga nagliliyab na mga kabayan, rinig nila ang sigawan ng kanilang mga pamilya at ng mga kasamahan. Mahigit sa 200 mga rebuilding aswang ang umataki sa kanila, habang nasa mahigit sa 70 mga rebuilding lamang ang tauhan ni Commander Picto. Nag-iyakan na lang ang mga bata habang pinapanood ang isa-isang pagkamatay ng kanilang mga pamilya. Nakakuyom na ang mga kamao nitong si Marco. Ito ang pinakamatanda sa apat. 15 taong gulang na ito. Pamangkin ito ni Commander Picto at lagi na itong kasakasama sa mga lakad at batak na din ito sa labanan. Nagtataglay din ang batang ito ng agimat na bigay ng kanilang yumaong lolo. Isa itong si Marco ang kinatatakutan ng mga rebuilding aswang. Kaya kailangan nilang mapatay ito sa mas lalong madaling panahon. Habang hindi pa nito gamay ang paggamit sa agimat. Sa isip kasi ni Commander Abilino,
magiging balakid sa kanila ang mga batang ito kapag lumaki na, at baka ang mga ito ang papatay sa kanila. Taglay ni Marco ang agimat ng tagulilong at ang agimat ng bubuli. Ang kapatid naman na si Jubin, sa murang edad nito, napasabak na din ito sa ilang labanan. Kasama itong si Marco. Nakakalaban na nila ang iba't ibang uri ng mga aswang at iba pang nilalang dito sa bukirin ng Pitos. Ito ang pinakabihasa na gumamit ng pana sa kanila at sa buong angkan ni Commander Picto. Itong si Jubin ang pinakaasintado sa lahat. Habang ang kambal na sina Larry at Lito, may kanya-kanyang kakayahan ang mga ito. Itong si Larry, may kakaibang balat ito sa kanyang liig, at taglay nito ang gabay ng diwatang timawa na kayang magpagaling ng anumang karamdaman. Itong si Lito naman, kapag nalulungkot ang bata, nagagalit. May mga matutulis at mahahabang kuko ang lumalabas sa kanyang mga kamay. Mamumula ang mga mata ng bata at magkakaroon ng kakaibang lakas at bilis. Sa apat ng mga batang ito, ang kambal ang gustong makuha ng mga rebuilding aswang dahil magagamit nila ito. Kaya inatake na nila ang grupo ng mga rebuilde na pinamumunuan ni Commander Picto para patayin ang dalawa na sina Marco at Jubin at kunin sina Larry at Lito. Tumutulo ang luha ng apat habang pinagmasdan ang nasusunog nilang kabayan, hanggang sa may nasipat silang mga nilalang ang papunta sa kanilang kinaroroonan. Kaya sabi nitong si Marco, "Jubin, Larry, Lito, tara na. Baka makita pa tayo ng mga yan. Kailangan natin na makapagtago." At mabilis nang umalis ang mga ito doon sa kakahuyan. Napakabilis na tumakbo ang mga ito pasuot ng kakahuyan. Ramdam din nila na may mga sumusunod na mga aswang dahil sa ingay ng mga alulong ng mga ito. Nang makarating na sila doon sa may talon, mabilis na umibis ang mga ito papunta doon sa may pangpang, at pagkatapos pumasok ang mga ito doon sa may butas. Hindi makikita agad ang butas dahil napapalibutan ito ng malalagong damuhan. Alam nila ni Marco ang butas na ito dahil kapag nangangahoy sila, umangayam ng mga ibon at hayop para gagawing ulam, at kung maabutan sila ng mga malakas na ulan, dito sila pansamantalang manatili. Makalipas ang ilang sandali, nanatili sa loob ang apat habang pinakiramdaman ang mga umaaligid na mga aswang. Umaangil, umaalulong na parang may hinahanap, hanggang sa maglaho na ang mga ito at hindi na nila narinig ang mga ingay ng alulong. Doon na din sa loob ng butas ng pangpang sila natutulog at nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, tanggap na nila ang sinapit ng kanilang angkan. Ngayon, sabi ni Marco sa kapatid at sa mga pinsan, "Ipaghiganti natin ang ating angkan sa mga aswang na yan. Pagbayaran nila ang kanilang ginawa sa mga magulang natin at mga kamag-anak. Uubusin natin ang lahat ng mga aswang dito sa bukirin ng Pitos." Napaluha na naman ang apat nang maalala ang mga naganap ng nagdaang gabi. Pero sa ngayon, nagsumidhi sa kanilang mga damdamin ang pagnanais na makapaghiganti. Kumuha ng ilang mga makakain ang mga ito doon sa sagingan, at pagkatapos bumalik sila sa kanilang kuta. Nagmanman muna ang mga ito at tinitingnan ni Marco ang galaw ng hangin at ang ingay ng mga hayop sa paligid, lalo na ang mga ibon. At pagkatapos,
sabi nitong si Marco. Tara na, Jubin, Lare, Lito. Wala na ang mga aswang. Kita nila agad ang tira-tira sa mga nasunog. May ilan din sa mga bangkay ang sinunog ng mga aswang. At may naabutan pa sila na mga katawan ng kanilang mga kamag-anak ang nasa paligid. Habang ang karamihan, dinala ito ng mga aswang para gagawing pagkain. Buong araw na naghukay ang apat at inilibing nila ang lahat ng mga bangkay. Kinahapunan, matapos ang ginawa nila, naghalughog sila doon sa lugar kung ano ang pwedeng magagamit nila. Pinuntahan ng apat ang isang tagong hukay doon sa nasunog na bahay nila ni Commander Picto. Ang bahay nila ni Lito at Larry. Hinalungkat nila ang mga nakadagan na mga kahoy at bumungad sa kanilang paningin ang iba't ibang uri ng armas. Kinuha agad ni Marco ang dalawang klase ng pana na nanodoon at mga palaso. May kinuha din itong tabak at ilang punyal. May nakita pa itong latigo. Dinala din ito ng bata. Pati itong si Jubin. Kumuha na din ito ng ilang baril at pati na rin mga pana. Nagdala din ang apat ng mga itak, punyal, sanggot, flamingo at iba pang matatalas na bagay na pwede nilang magagamit. Kinagabihan, nagtatago si Marco doon sa mga kakahuyan at ang plano nila ngayong gabi, lulusubi nila ang unang base ng mga rebuilding aswang. Ipaghiganti nila ngayon ang kamatayan ng kanilang mga magulang at mga kamag-anak. Sabi nitong si Marco na bumalik na muna sina Larry at Lito doon sa butas ng Pangpang. Doon muna pansamantalang magtatago ang mga ito habang hinihintay ang kanilang pagbabalik. Sa isip nitong si Marco, masyadong bata pa ang dalawa. Baka mapahamak pa ang mga ito. Kahit na alam niyang may kakaibang kakayahan at lakas ang kambal. Gusto sanang sumama nitong si Lito sa kanila. Pero hindi ito pinayagan ni Marco. Sa ibang pagkakataon na lang, Lito, sa ngayon, kami na muna ang pupunta doon sa lugar nila ni Commander Avelino. Magmanman lamang kami. Kaya naglalakad ang dalawang bata pabalik doon sa Pangpang. Habang sina Marco at Jubin, inihanda na nila ang kanilang mga armas. Sabi nitong si Marco sa kanyang kapatid, Jubin, humanda ka na. Bigyan natin ng leksyon ang mga rebuilding aswang. Ipakita natin sa kanila ang bangis ng paghiganti. Hawak-hawak nitong si Marco ang isang mahabang tabas at nakasukbit naman ang pana sa kanyang likuran. Itong si Jubin, dala-dala na din ang isang baril at ang isang pana. Nakasukbit naman ang dalawang itak sa magkabilang tagiliran. Naglalakad na ang dalawa papunta doon sa kuta nitong si Commander Avelino. Ang plano nila ngayon, magbigay ng mabigat na mensahe sa mga rebuilding aswang na isang malaking pagkakamali ang ginawa nito sa kanilang angkan. Papatay sila ngayon. Pero habang nilalakbay nila ang gubat, nagulat ang magkapatid nang may matanaw ang mga ito ng mga tao doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Kitang-kita nila ito dahil sa liwanag ng buwan. Lihim at maingat na payukong naglalakad ang dalawa papunta doon sa gilid ng ilog hanggang sa matanaw na nila itong mabuti. Parang nagpapahinga ang mga ito at may hawak na mga baril. May naamoy na din sila
na napakasangsang na baho na pamilyar na sa kanila. Mga aswang ang sambit nitong si Marco. May ideya na sila kung sino ang mga aswang na ito. Mga tauhan ni Commander Abirino. Isang magandang pagkakataon ito para sa kanila. Umikot muna ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng ilog para mas makita ng magkapatid ang mga aswang. Sinipat-sipat din nila ang mga kakahuyan para tiyakin na wala ng mga kasamahan pa ang mga aswang na ito. Sa bilang nitong si Marco, nasa 16 na mga aswang ang nandoon sa gilid ng ilog. Sabi ni Marco kay Juben, "Juben, dali, humanap ka na ng magandang pwesto para makasinta ka ng maayos. Sa loob ng 5 minuto, simula na natin ang pag-atake." Tumango lamang itong si Juben at mabilis na umakyat doon sa isang malaking puno ng kahoy at nakaasinta na agad ang dalang baril nito. Habang itong si Marco, maingat itong dumaan sa mga batuhan na nasa gilid ng ilog papunta doon sa kinaroroonan ng mga aswang. At sa isang iglap, biglang umigpaw itong si Marco at tinagpas agad ang liig nung isang aswang na malapit lamang sa kanya. Humiwalay agad ang ulo ng aswang sa katawan nito. Niyakap niya ang isa pa at ginilita na sa liig. Gulat na gulat ang mga aswang. Nagpulasan agad ang mga ito at hindi alam kung saan galing ang mga pag-atake. Sunod-sunod nang bumagsak ang 4 sa mga ito nang pagbabarilin ni Juben. Napalingon itong si Marco ang nasa kanyang isip. Delikado ang ginawa ng kanyang kapatid. Ang buong akala kasi niya na ang gagamitin itong si Juben ay isang pana at hindi baril. Ngayon, kailangan nilang mapatay agad ang mga ito dahil baka marinig ng mga kasamahan ng mga aswang na ito ang putukan at may mga darating pa. Mabilis na umibis itong si Marco. Pinagpapana niya ang mga nagkagulong aswang. Tumatalon-talon ang mga ito sa batuhan. Hawak pa rin ang mga baril. Pero hindi alam ng mga ito kung saan nila ipunterya ang mga baril at iputok. Tumalon din ang iba doon sa damuhan. Patuloy sa pagbaril itong si Juben. Kahit na ulo lamang ang makikita niya o kahit na anong parte ng katawan ng mga aswang ang kanyang makikita, mapapatamaan pa rin niya ang mga ito. Habang si Marco, bumulagta agad ang dalawa nang tamaan niya ito ng pana sa liig. Pagkatapos, hinabol niya ito doon sa mga damuhan at doon na inatake. Pinana niya ang ulo ng isa at tinagpas ang isa sa liig. Tumalo na din galing sa puno ng kahoy itong si Juben dahil hindi na niya makita ang mga rebuilding aswang. Nahaharangan na kasi ito ng batuhan. Pagbagsak dito sa lupa, mabilis itong tumakbo para sundan sina Marco at ang mga aswang. Ilang sandali pa, bumagsak na naman ang 3 nang matamaan ito ni Marco sa hawak na tabaks. Ginilitan niya sa liig ang mga ito at pinagtatagpas sa dibdib. Nang makarating na din itong si Juben, walang habas na pinagbabaril niya ang mga rebuilding aswang hanggang sa tumahimik na ang kakahuyan. Nagkalat ang mga nakabulagtang mga katawan ng mga aswang sa paligid. Sabi agad ni Marco na kailangan nilang maghanap ng matataguan. Batid nilang may mga darating na mga aswang na kasamahan ng mga ito. Kaya mabilis silang umakyat doon sa isang mataas na batuhan kung saan kitang-kita nila
ang lugar kung saan nagkalat ang mga bangkay ng mga rebuilding aswang. Plano nila, papatay pa sila bago aalis. Gigil na gigil ang magkapatid na makapaghiganti sa mga ito. Nang makapwisto na sila ng tama, nakita nila ang mga nagsidatingan na mga aswang. Gulat na gulat ang mga ito sa kanilang nadatnan. Rinig nila ang malakas na pag-angil at pag-alulong ng mga ito. Lumingon-lingon muna itong si Marco at naghanap ng mas mabilis na daanan kung sakaling makita ng mga aswang ang kanilang pinagtataguan. Sabi nitong si Marco, "Jubin, huwag tayong gumamit ng baril. Pana ang gagamitin natin para hindi nila agad matunton ang ating pinagtataguan." Tumango lamang ang kanyang kapatid at humanda na. Sa isang hudyat nitong si Marco, biglang bumulusok ang sunod-sunod na mga palaso papunta doon sa mga aswang. Isa-isang bumagsak ang mga ito at tulad ng mga aswang kanina, hindi din malaman ng mga ito kung saan nanggaling ang mga pag-atake. Nagkubli agad ang mga aswang sa likod ng mga punong kahoy, batuhan at pati na doon sa mga damuhan. Pero ang ilan sa mga ito, nakikita pa rin ng dalawang magkapatid. Kaya napapatamaan pa rin ang mga ito nila ni Marco at Jubin. 11 na ang napatay ng magkapatid bago masipat ng mga rebuilding aswang ang kanilang pinagtataguan. Pinagbabaril na sila ng mga kalaban. Mabilis na umigpaw ang dalawa doon sa batuhan pababa. At pagkatapos, mabilis nang tumakbo pasuot ng mga kakahuyan hanggang sasapitin ang isa pang ilog. Tumawid ang mga ito. Pagkatapos, may mga iniusal-usal na orasyon itong si Marco para hindi sila masundan ng mga aswang at hindi sila maamoy. Pagkatapos na gawin yon ni Marco, mabilis silang tumakbo papunta doon sa may pangpang. Habang ang mga rebuilding mga aswang, sinubukan ng mga ito na habulin ang dalawa doon sa kabilang bahagi ng ilog. Pero naglaho na ang magkapatid. Galit na galit ang kanang kamay nitong si Commander Abirino dahil sa pagkamatay ng kanyang mahigit sa 30 mga tauhan at hindi nila alam kung sino ang may kagagawan sa pag-atake sa kanila. Pero may hinala na sila kung sino ang nasa likod. Maaaring ang mga anak ni Commander Picto at ang dalawang pamangkin. Alam nilang buhay pa ang 4 na bata dahil hindi nila ito nakita at napatay nang atakihin nila ang kuta ni Commander Picto. Pero ang isa sa kanilang ikinagulat, bakit ganun kabilis na napatay ang mga rebuilding aswang? Ibig bang sabihin, ganun kalakas ang mga bata? Naalarma na ang buong grupo ng mga rebuilding aswang na sakop ni Commander Abirino sa mga nangyayari doon sa kuta ng mga rebuilding. Hindi na biro ang malagasan ng ganun kadami sa loob lamang ng ilang minuto. Kaya ang ginawa nito, pinulong ang lahat ng mga tauhan. Kailangan nilang suyurin ang buong gubat bukas ng umaga. Habang sina Marco at Jubin, nakauwi na ang mga ito doon sa butas ng pangpang. Nandoon na din ang magkapatid na sina Larry at Lito. Sabi agad nitong si Marco na kailangan nilang umalis dito sa gubat. May hinala itong si Marco na hahanapin sila ng mga tauhan ni Commander Abilino. Pero ang plano nitong si Marco, makalipat ang mga ito
ng mapagtataguan. Dahil ang nasa kanyang isip, muling aatake sila sa mga rebuilding aswang. Pagkatapos, umalis kagad sila doon sa pangpang at pumunta doon sa kabilang bahagi ng ilog na malapit lamang sa kuta ng mga rebuilding aswang. Nang makahanap sila doon ng malalagong baging sa gilid ng pangpang at may makitang napakalaking puno ng kahoy, doon na sila nagpapahinga. Sa pwesto nila, kitang-kita nila ang kabahayan ng mga rebuilding aswang at pati na ang mga nagbabantay sa buong paligid. Basta ang bilin ni Marco sa kambal, wag na wag silang gumawa ng hakbang hanggang hindi niya sinasabi ang nasa isip ni Marco na mas mabantayan nila ang galaw ng mga rebuilding aswang kung nasa malapitan lamang sila at hindi maghihinala ang mga ito na nasa paligid lamang sila ng kuta ng mga rebuilding aswang nagtatago. Kinabukasan, maagang nagising ang mga ito na natiling nakatago sila doon sa ilalim ng malaking puno ng kahoy na nasa gilid ng pangpang. Sinipat-sipat nila ang buong paligid at may nakikita silang mga umaaligid ng mga aswang. Naglagay uli ng mga bulaklak ng antunga itong si Marco sa paligid ng kanilang kinaroroonan para hindi sila maramdaman at maamoy ng mga aswang. At makalipas lamang ang ilang sandali, may nakita na silang grupo ng mga rebuilding aswang ang papunta sa kabilang bahagi ng kakahuyan. At ang hinala nila, magsisimula na ang mga ito sa paghanap sa kanila. Tama nga itong si Marco sa kanyang hinala. Sabi agad nito kay Juben, "Juben, sundan natin ang mga yan." At ang bilin niya doon sa kambal na wag lumabas ang mga ito hanggang hindi pa sila nakabalik. Manmanan muna nila ang paligid ng kuta ng mga rebuilding aswang. Ilang sandali, maingat na sinundan nila ni Marco at Juben ang mga papasuot na mga aswang doon sa kakahuyan. Sa tingin nitong si Marco, nasa mahigit sa 60 mga rebuilding aswang ang bilang ng grupo. Lumipas ang mga minuto, patuloy na sinusundan nila ang mga ito. Habang ang mga rebuilding aswang hinahalughog ng mga ito ang bawat kakahuyan, batuhan at pati na doon sa gilid ng mga ilog, hanggang sa makita ng dalawa na naghiwa-hiwalay na ang mga ito. Naghahati ang mga aswang sa 3 grupo. Kaya sa isip ni Marco, ito na ang magandang pagkakataon nila para maatake ang mga ito. Ang unang grupo, papunta ito doon sa kasok-sulukan ng gubat. Ang isa pang grupo, binaybay ng mga ito ang gilid ng ilog pababa. At ang isa pang grupo, paakyat naman. Sabi agad ni Marco na sundan nila ang grupo na paakyat doon sa unahan ng kakahuyan. Binaybay ng mga ito ang gilid ng ilog habang hinahanap sila ng mga ito doon sa batuhan. Habang sina Marco at Juben, mabilis nang tumakbo ang dalawa doon sa kakahuyan. Plano nila na abangan ang mga rebuilding aswang doon sa unahan. At makalipas ang ilang minuto, nakatago na ang magkapatid doon sa mga batuhan. Nakaasinta na ang kanilang mga dalang pana, pero nag-iingat pa rin ang mga ito dahil maaring masipat pa rin sila ng mga aswang. Kailangan na mabilisan ang kanilang pagtapos sa mga ito. Hinihintay nila na mapatapat ang grupo ng mga aswang doon sa kanilang pinagtataguan.
at makalipas lamang ang 5 minuto nang mapatapat na ang mga ito doon sa batuhan. Biglang napalingon sa kanilang pinagtataguan ang 2 sa mga aswang, kaya hindi na nila hinihintay na makagawa ng hakbang ang mga ito. Pinaulanan na nila ito ng pana. Bagsak kaagad ang 4 sa mga ito nang sunod-sunod na tamaan sa mga ulo. Nagpulasa na din agad ang mga rebuilding aswang at gumanti na din ng mga pagbaril. Pinagbabaril ng mga rebuilding aswang ang pinagtataguan nila ni Marco at Juben. At pagkatapos, mabilis na nagtatago ang mga ito doon sa likod ng mga kakahuyan na nasa gilid ng ilog. Pero tinamaan pa rin ni Juben ang isa sa mga ito sa ulo at agaran na bumulagta. Sa paa naman ang tama nung isa. Sa pagkakataong ito, gamit na nitong si Juben ang baril. Dito na rin kumilos itong si Marco. Mabilis na tumakbo ang bata doon sa malalagong damuhan. Habang nakahanda na ang dalang pana at tabak, itong si Juben, mabilis na itong umigpaw doon sa batuhan pababa. At pagkatapos, umakyat agad doon sa isang puno ng kahoy, hanggang sa makita at masipat na niya ang pinagtataguan ng mga rebuilding aswang. Hindi na napansin ng mga rebuilding aswang ang ginawa ni Juben, dahil biglang umaatake na itong si Marco sa kanila. Umigpaw itong si Marco, sabay pakawala ng 2 magkasunod na pagpana. Gulat na gulat ang mga aswang. Tinamaan agad ang isa sa mga ito sa ulo at dibdib, kaya agad itong bumulagta, ngumasab at namatay. Pinagbabaril din ng mga aswang itong si Marco, habang ang ilan sa kanila tumalon papunta doon sa itaas ng puno ng kahoy para mas makita at makaiwas sa pag-atake ng batang si Marco. Pero singbilis ng kidlat na umigpaw din ang bata, sinundan ang mga aswang na papunta doon sa itaas ng mga puno ng kahoy at pinagpapana na ang mga ito. Bagsak agad ang isa sa mga ito nang tamaan sa liig, habang ang isa pa kumapit itong si Marco sa sanga ng punong kahoy at kumuha ng buwilo para makatalon pa itaas. Pagkatapos, pinagpapana ang isa doon sa itaas. Patay agad ito nang bumagsak sa lupa, nang dinakma siya ng isa pang aswang sa kanyang likuran. Tumalon paikot itong si Marco at tinagpas niya ito sa liig. Habang ang mga aswang na nasa baba, pinagbabaril na nila itong si Marco doon sa itaas ng puno ng kahoy. Pero nakaasinta na itong si Juben sa kanila. Isa-isang pinabagsak ang mga rebuilding aswang sa sniper na gamit nitong si Juben. Matapos na mapatay ni Marco ang 4 sa itaas ng punong kahoy, mabilis itong tumalon pababa at dinamba ang 2 pa doon sa damuhan na nakatago sa likod ng mga batuhan. Itinarak ng 2 bisis nitong si Marco ang dalang mahabang itak sa dibdib ng isang aswang. At pagkatapos, niyakap nito ang isa pa at ginilita na sa liig. Napangasab na lang ito at unti-unting natumba. May 4 pang natira na nakatago sa likod ng mga puno ng kahoy. Pinagbabaril nila itong si Marco, pero hirap silang masundan at matamaan dahil napakabilis ng mga galaw nito. Hindi din maasinta ni Juben ang 4 na mga natirang aswang, dahil nakatago ang mga ito nang mabuti. Kaya ang ginawa ng bata, mabilis itong tumalon doon sa isang sanga ng kahoy sa kabilang puno.
habang si Marco. Naabot na niya ang isa sa mga ito. Sinipa niya ito sa panga. Pagkatapos, nang mapasandal ito sa puno ng kahoy, pinana na niya ito sa ulo at leeg. Umigpaw na din ang dalawa pang aswang para atakihin itong si Marco. Ang nasa isip ng mga ito, kung hindi nila mapatamaan ito ng barel, susubukan nilang mapatamaan ito sa mga kalmot at kagat. Malalakas din ang kanilang ginawang pag-alulong para marinig ito sa kanilang mga kasamahan. Habang ang isa pang aswang, patuloy ito sa ginawang pagbaril kay Marco. Sinipat-sipat din ito ang kinaroroonan ng isa na may hawak na sniper, itong si Jubin. Dahil sunod-sunod silang bumulagta dahil sa husay nito sa pagbaril. Pero bago pa maabot itong si Marco ng mga kalmot ng mga aswang, sinalubong na niya ang mga ito ng mga tagpas. Natamaan niya agad ang ulo nung isa at braso, kaya agad itong bumulagta at nangingisay. Pero naabot na siya ng kalmot nung isa sa kanyang likod, kaya napaigit itong si Marco at napatras, pero sabay asinta din sa dalang pana at pinatamaan niya ang aswang sa pagitan ng mga mata. Agad itong ngumasab at unti-unting natumba sa lupa at nawala na ito ng buhay. Ilang sandali pa, tumahimik na ang kapaligiran. Lumapit kagad itong si Marco kay Jubin. Jubin, maaaring may mga darating na mga kasamahan ng mga aswang na ito. Tapusin na natin sila. Mabilis na nagtago ang dalawa doon sa isang mataas na puno ng kahoy habang hinihintay ang maaaring pagdating ng mga kasamahan ng mga aswang na napatay nila. Habang doon sa kuta ng mga rebuilding aswang, nagugutom ang magkapatid na Lito at Larry. Kahit na pinagbawalan ang mga ito ni Marco na lumabas sa pinagtataguan nila, lumabas pa rin ang dalawa at naghahanap ng makakain doon sa gilid ng ilog. May mga tanim kasi doon na saging. Ang plano ng dalawa, lalabas lamang ng sandali at pagkatapos babalik din agad doon sa gilid ng pangpang. Ilang minuto na sinipat-sipat ng kambal ang mga taniman ng saging, hanggang sa makakita na din sila ng ilang bunga. Mabilis na kumuha ang dalawang bata at pagkatapos, mabilis na silang umalis doon sa lugar para makabalik na doon sa kanilang pinagtataguan. Pero nang palabas sila ng sagingan, may nakita silang ilang mga aswang ang papunta sa kanilang kinaroroonan. Kaya agad na nagtatago ang dalawa sa kalubluuban ng sagingan. Ilang sandali, nakita nilang huminto sa kanilang tapat ang pitong mga rebuilding aswang. Lumingon-lingon ang mga ito sa paligid hanggang sa sinipat-sipat na ng mga ito ang kalubluuban ng sagingan. Nanatiling nakatago ang magkapatid sa likod ng mga puno ng saging. Kita din nilang sumisingot-singot ang mga ito hanggang sa papalapit na ang mga aswang sa kanilang pinagtataguan. Walang anumang dala na armas ang magkapatid, tanging isang punyal ang dala nitong si Larry. Sa isip ng dalawa, mukhang naamoy na sila ng mga aswang. Sabi agad nitong si Larry, "Lito, naramdaman na tayo ng mga aswang at naamoy. Ano na ang gagawin natin?" Ang sagot naman itong si Lito, na lalabanan na lang ang mga aswang na paparating. "Pagkakataon na natin ito, Larry, para maipaghiganti ang kamatayan ng ating mga magulang at mga kaanak." Napaisip itong si Larry, tama nga ang kanyang kapatid. Kaya nang makalapit na ang mga aswang,
sa kanilang pinagtataguan at sumisingot-singot. Umigpaw agad itong si Lito at dinamba ang isa na malapit lamang sa kanya. Kinubawan na ito sa likod at pinagsasapak ang ulo. Pero mabilis siyang naabot ng aswang at ibanilibag doon sa sagingan. Habang itong si Larry, pinagsasaksak na niya ang isa sa likuran. Agad na napaungol ang aswang at napatalon patras. Hindi ordinaryo ang gamit ni Larry na punyal. Gawa pa ito sa buntot pagi. Kaya nang tamaan ang aswang, napahiyaw ito sa sakit. Kaya pinagtutulungan ng atakihin itong si Larry ng mga aswang. Habang si Lito, tumalo na din ang apat pang mga aswang para atakihin ito doon sa sagingan. Pero agad na napaatras ang dalawa sa mga ito nang makita ang batang si Lito. Dahil napakabangis ang hitsura nito at nakalabas na ang mahahabang kuko sa dalawang kamay. Sa isang iglap, biglang umigpaw ito at inabot ng mga kalmot ang isang aswang. Sa sobrang bilis ng bata, hindi na nito naiwasan ang ginawang pag-atake ni Lito. Bumulagta agad ang aswang nang tamaan sa dibdib. Pati ang isa pa, hindi na nito napansin ang ginawang pagkubabaw nitong si Lito sa kanyang likuran at pinagkakalmot na ng bata ang likod at batok ng aswang. Tumulong naman agad ang dalawa pang aswang para atakihin itong si Lito. Pero mas nauna pa ang bata na umatake sa kanila. Pati itong si Larry, naabutan niya ng mga wasiwas gamit ang punyal ang tatlong mga aswang na nakalapit sa kanya. Nang tamaan ang mga ito sa braso at paa, agad na napahiyaw ang mga ito at namimilipit sa sobrang sakit. Patuloy na inatake ng dalawang bata ang mga aswang doon sa sagingan. Pero itong si Lito, mistula na itong halimaw. Nagbago na ng tuluyan ang hitsura nito. Buong bangis na pinagkakalmot ang mga aswang. Mas mabilis na din ang mga galaw at kilos nito kumpara sa mga aswang. Kaya walang nagawa ang mga kalaban. Makalipas lamang ang ilang minuto, patay na ang lahat ng mga aswang na umaatake sa kanila. Nang tumahimik na ang sagingan, nagpalingon-lingon itong si Lito at Larry sa buong paligid at nang matiyak na wala ng iba pang mga aswang, mabilis silang lumabas sa sagingan, dala-dala ang mga nakuhang bunga at bumalik doon sa kanilang pinagtataguan. Habang sina Marco at Jubin, nasipat na nila ang mga paparating na mga aswang. Ito ang isa pang grupo na galing doon sa kasuluk-sulukan ng gubat. Nang marinig ng mga ito ang barilan kanina, mabilis na bumalik ang mga ito sa kanilang dinadaanan at pinuntahan ang pinagmulan ng putukan. At dito sila dinala sa tabi ng ilog. Nang makita nila agad ang mga nagkalat na mga bangkay ng mga kasamahan nila, agad na naghiyawan at umaalulong ang mga ito ng napakalakas. Galit na galit ang mga aswang sa kanilang nadatnan. Patay na naman ang kanilang mga kasamahan. Makalipas ang ilang sandali, nagpalingon-lingon sila sa buong paligid. Baka sakali nasa paligid pa ang may gawa ng pagkamatay ng kanilang kasamahan. Umaangil at sumisingot-singot ang mga ito. Pero hindi na nag-aksaya pa ng oras sina Marco at Juben. Pinaulanan na nila ng pana at bala ang mga aswang. Kaya patay agad ang lima sa mga ito nang tamaan ng magkapatid. Mabilis naman na nagtago ang mga aswang sa likod ng mga puno ng kahoy at pinaulanan ang isang puno ng kahoy kung saan nila
nakita na nanggaling ang pagpana. Pinaputokan nila ito ng sunod-sunod. Pero ang hindi nila alam, nasa kabilang puno itong si Jubin at nakaasinta na sa kanila. Kitang-kita ni Jubin ang mga ito. Kaya nang magpaputok itong si Jubin ng sunod-sunod. Sunod-sunod din na bumagsak ang mga aswang. Nagpulasan agad ang mga ito. Mabilis na tumatalon-talon ang mga aswang para atakihin sina Marco at Jubin. Nahahati ang mga ito sa dalawang grupo. Ang una, papunta doon sa pinagtataguan ni Marco, at ang pangalawa, papunta naman doon sa pinagtataguan ni Jubin. Pero lalong lumala ang sitwasyon dahil mas naasinta sila ng mabuti ng dalawa. Mas napapatamaan sila ng dalawang magkapatid. Kahit na gaano pa kabilis ang kilos ng mga aswang, hindi ito balakid nila ni Marco at Jubin. Kaya pa rin nilang patamaan ang mga ito. May iilan naman sa kanila ang tuluyan na naabot ang pinagtataguan ng dalawa. Pero umigpaw na din ang dalawang bata para tuluyan na silang patayin itong si Marco. Tumalon ito pababa sa lupa habang pinagpapana ang mga nakakalapit na mga aswang. Nang tamaan ang dalawa, agad na bumagsak ang mga ito sa lupa. At walang inaksayang oras itong si Marco. Mabilis na hinugot ang isang itak at pinagtataga na ito doon. May dalawa pang natirang mga aswang at pinagbabaril na itong si Marco. Mabilis naman na gumulong ang bata. Inabot ang isa. Sinipa niya ito sa tiyan. Pagkatapos, umigpaw ang bata patras, sabay pakawala ng pagpana. Sapol sa dibdib ang aswang, at sa sumunod na pagpana ni Marco, tinamaan pa ito sa pagitan ng mga mata. Kaya agad din itong namatay. Isinunod ni Marco ang isa. Nang tamaan niya ito sa dibdib, agad itong umasap at tuluyan na nawalan din ng buhay. Habang itong si Jubin, hindi na nito hinayaan na makalapit man lamang sa kanya ang mga aswang. Sunod-sunod na pinagbabaril niya ang mga ito habang tumatakbo patras. Apat pa ang mga natirang aswang na humahabol sa kanya. Kaya mabilis na gumulong ang bata, sabay talon doon sa batuhan at nagpakawala ng sunod-sunod na pagbaril. Bagsak agad ang dalawa sa mga rebuilding aswang. Makalipas ang ilang sandali, nakita niyang umigpaw na ang dalawa pang mga natirang aswang papunta doon sa batuhan na kanyang pinagtataguan. Umibis naman agad itong si Jubin papunta doon sa mga kakahuyan na nasa gilid ng batuhan at patuloy na pinagbabaril ang mga papaataking mga aswang hanggang sa bumulagta na din ang mga ito. Pero hindi napansin ni Jubin ang isa pang rebuilding aswang na umigpaw galing doon sa damuhan. Papaataki na ito sa kanyang likuran. Pero napatigil din ang aswang at bumagsak nang tamaan ng pana ni Marco. Tumahimik na ang buong paligid. Pero may isa pang grupo ng mga aswang na maaaring papunta na sa kanilang kinaroroonan. Ito ang grupo na binaybay ang ilog pababa. Kaya ang ginawa nila ni Marco at Jubin, umusad ang mga ito pababa para abangan ang mga aswang. At ilang sandali pa, nasipat na nila ang grupo ng mga aswang na mabilis na tumatakbo sa mga damuhan na nasa gilid ng ilog. Maagap na nagtago agad ang dalawa para abangan ang mga aswang. Doon sila nagtatago sa malalagong damuhan. Wala nang panahon para umakyat pa sa itaas ng puno ng kahoy.
baka makita sila agad ng mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto nang mapatapat na sa kanilang pinagtataguan ang mga aswang. Pinagbabaril na nitong si Jubin ang mga tumatalon-talon na mga aswang. Patay agad ang dalawa sa mga ito. Umigpaw na din itong si Marco para atakihin ang mga aswang gamit ang itak at pana. Nagkagulo agad ang mga aswang at hindi inasahan ang ginawang pag-atake ng dalawang bata. Lumabas na sa pinagtataguan itong si Jubin at patuloy na pinagbabaril ang mga bawat masipat na mga aswang. Nang maubusan na ito ng bala, kinuha na din ito ang dalang pana at pinagpapana ang mga rebuilding aswang hanggang sa sunod-sunod nang bumulagta at bumagsak ang mga ito. May mga nagtatalunan papunta sa itaas ng mga batuhan at doon sa mga puno ng kahoy. Pero napakabilis na tumalon din ang mga bata at tumakbo papasunod sa mga aswang at patuloy na inaatake ang mga ito. Nang maabot nitong si Marco ang dalawa doon sa itaas ng batuhan, pinagtataganan niya ang mga ito hanggang sa mapatay nitong si Marco ang lahat ng mga aswang na tumakbo at tumalon doon sa itaas ng batuhan. Pati itong si Jubin. Napatay na din ito ang mga tumatalon doon sa itaas ng puno ng kahoy. Nang matahimik na ang buong kapaligiran, mabilis nang tumalilis ang magkapatid papunta doon sa kabilang bahagi ng ilog. Pagkatapos, umakyat ang mga ito sa itaas ng puno ng kahoy para makita nila kung sakaling may mga paparating na mga aswang. Ilang minutong nagmamasid ang dalawang bata hanggang sa makapagpasyang umalis na ang mga ito at bumalik doon sa kanilang pinag-iwanan kay Larry at Lito. Pero habang papunta na sila doon, may nasipat silang mga aswang ang umaaligid doon sa may sagingan. Kaya umiba ang mga ito ng daanan hanggang sa makarating doon sa malaking puno ng kahoy. Agad na nakita nila ang dalawang pinsa na sina Larry at Lito. Mabilis na pinulong ni Marco ang kambal. Sabi nitong si Marco na atakihin nila ngayon din ang kuta nitong si Commander Abilino habang hindi pa nakahanda ang mga rebuilding aswang. Malaking kawalan din ang nabawas sa mga ito na pinatay nila ni Marco at Jubin. Kaya agad na humanda ang kambal. Kinuha na ang kanilang mga armas. Sabi ni Marco na ito na ang magandang pagkakataon para maipaghiganti nila ang kamatayan ng kanilang angkan. Kaya humanda na ang mga ito. Ikinarga na ni Jubin ang mga bala sa kanyang baril. Kumuha ng maraming mga palaso at daladala ang isang itak. Pati itong si Marco, daladala na ang pana at ang isang tabak. Ang dalawang bata na sina Larry at Lito may dalang mga sanggot at plumingko ang mga ito. Matapos na maihanda nila ang lahat ng mga armas, umusad na ang mga ito papunta sa kuta ng mga rebuilding aswang. Doon sila dumaan sa mga kakahuyan na nasa likod na bahagi ng kuta para hindi agad sila makita ng mga rebuilding aswang. Makalipas ang ilang minuto, nakita na nila ni Marco ang mga nagbabantay na mga aswang doon sa likuran. Agad na binira nila ito gamit ang mga pana. Bumulagta agad ang lima sa mga ito at agaran na namatay. Bago pa makapansin ang mga rebuilding aswang sa kanilang ginawa, mabilis nang tumakbo ang mga bata para atakihin ang mga nasipat na mga aswang na nasa gilid ng mga kabayan.
pinagpapana ang mga ito at pinagbabaril nila. Kaya sunod-sunod nang bumagsak ang mga ito at agaran na namatay. Nagkagulo na ang mga aswang. Kanya-kanyang kuha ang mga ito sa kanilang mga armas. May mga nagsitalunan sa itaas ng puno ng kahoy at may mga tumalon-talon na din sa mga bubong ng bahay. At pagkatapos, umigpaw ang mga ito para atakihin ang apat ng mga bata. Nang makita din nila ni Larry at Lito ang mga rebuilding aswang, na nariwa sa kanilang isipan ang ginawang pag-atake ng mga ito sa kanilang kuta at ang pagpatay sa kanilang ama, mga kaangkan at mga kamag-anak. Kaya itong si Lito, nakalabas na ang mga matutulis nitong kuko at pinag-atake na ang mga aswang doon sa itaas ng bubungan. Pinagkakalmot ito at pinagsasapak. May kinubawan ang bata at pagkatapos ibinagsak ito sa lupa at doon na pagkakalmutin. Binira na din nila ni Marco at Jubin ang mga rebuilding aswang na nagsilabasa na sa mga kubo habang may dalang mga barel. Napakabilis ng mga bata na pinag-atake ang mga ito, pati ang mga nasa itaas ng puno ng kahoy. Agad na napapatay ito ni Marco at Jubin dahil sa husay ng dalawang bata sa paggamit ng pana at barel. Nagising na din itong si Commander Abilino at naalarma. Lumabas na din agad ito ng kanyang kubo kasama ang mga tauhan. At nang makita ang mga umaataking bata sa kanilang kuta, mabilis na sumigaw ito at inutusan ang lahat ng mga kasamang aswang na patayin agad ang mga bata. Nakilala ang mga ito ni Commander Abilino. Ito ang mga batang pakay nila sa pagsalakay doon sa kuta nila ni Commander Picto, ang mga anak ni Commander Picto at mga pamangkin. Pero kahit na gaano pa kadami ang mga rebuilding aswang, agad naman na namamatay ang mga ito. Napakabangis ng mga bata na binira ang mga rebuilding aswang. Walang pinalampas ang mga ito. Bawat makita at masipat, agad na inaatake at pinapatay. Hanggang sa pati itong si Commander Abilino, hindi na nakaligtas pa sa bangis ng mga bata. Itong si Lito na ang tumapos sa pinuno ng mga rebuilding aswang. Kinubawan ito ng bata at walang habas na pinagkakagat ang liig at likod. Kahit na tinamaan pa ng bala itong si Lito, wala na itong pakialam. Hanggang sa matumba ang pinuno ng mga aswang sa lupa at hindi na ito gumagalaw pa. Makalipas ang ilang minuto, marami na ang mga nakabulagta sa paligid at namatay. Hindi man naubos nila ni Marco ang lahat ng mga rebuilding aswang, karamihan naman sa mga ito ang kanilang napabagsak. May mahigit sa 10 na lamang ang natira at nakatakas. Sugatan na din ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali, mabilis na tinulungan nila itong si Lito dahil sa mga sugat nito sa hinantama ng bala, at nagpasyang umalis na ang apat na mga bata doon sa kuta at doon sa bukirin ng Pitos at nagpakalayo-layo. Pinili nila ang tahimik na buhay. Naipaghiganti na din nila ang kamatayan ng kanilang mga magulang at mga kamag-anak.